Hello, magandang araw sa inyo. Today is Tuesday, March 23. So, ito yung ating mga gagawin. Marami pa nakapila. Tapos may cellphone pa dito, yung dalawa. Ayan. Isang iPhone at saka isang Lenovo phone. Tapos meron pa ako isang order pa ito. So, pila yung ating gagawin today. So, ang gagawin natin na itong laptop, ginagawa. Matanggal ko na yung mga ano niya. Iti-testing natin siya. Supplyan siya natin ng 19 volts. Supply ng 19 volts. 19 lang, 19. Supplyan natin siya. Ayan. Dito natin ipatong ang ating camera. Of course, lagyan natin ng memory. Try natin ang memory. Oh. Anong problema niya? Model niya, ito model niya. Yan, Lenovo G450. Oh, wala siyang walang display. Yan. Kuha natin siyang lagyan nito, external monitor. Tapos saka natin ang power. Ating charger. O magdi-display. Pansin nyo yan dyan, may power on natin. So umiilaw siya, umiilaw din yung sa charging. So walang display. Yan, pero umiikot yung pan. Ito. Umiikot yan. Yung display, wala din display sa ating external monitor. Yan, wala din display. So, pero may ilaw siya dito. Yan, tapos ang ampere niya, up and down. So, ibig sabihin, may problema siya. So, subukan ko siyang buksan. Lasing to, at try natin i-reset. Baka yun lang ang problema. Bukan natin ang power. Tanggalin lahat ng tornilyo. Tanggal ko ng tornilyo. Tornilyo. Lasin natin ito. Bahay na baso. Naklasin lang natin ito. Hindi mawawala yung account mo. Tapos keyboard. Hindi, ganito na lang. Pag halimbawa. Record na ulit. Yan, tanggalin natin ang keyboard. Subukan natin siyang reset. Baka na-freeze lang ang BIOS. Tanggalin natin ito. Ito ay ito yung switch. Tanggalin natin itong mga ano niya. So, marami pa siyang tornilyo dito. Tapit natin. Ano ba ito? Tanggal ko na yung mga tornilyo.
natin ito. Touchpad. Tanggalin ang kanyang hinge. Ito, dalawa. Kaya yan, tabi na natin ito, baka mabagsak. So, parinilya dito. Tanggalin natin CMOS, ito CMOS battery. Subukan natin i-reset. Corrosion na dito. Corrosion. Yes. Corrosion. Thank you.
Tingnan natin pag-short na ng battery. Mayroon siguro laman to. Ilang minutes. Monitor na lang, monitor na lang gamitin. Open. Wala pa rin. Yung ampere niya ay pin down. Ayaw pa rin yung display. Ngayon, bali continuation ng ating ginagawa. So, gumagamit ako ng thermal scanner. So, ito. So, yun ang may natitikat ako dito. Tapos ko yung video dahil ginamit ko itong thermal scanner. Sa lakas ang ginagamit ko sa cellphone. Yan. So, may natitik tayo na overheated area. So, ito. IC na to, overheated. At itong IC na to, overheated. Itong IC na to, overheated din. And ito, overheated. Then may nakita tayo kasi nagkumakain siya ng amper. So may nakita tayong isa, ito sira yung kanyang USB port. Kaya umiinit ito. So subukan natin itong i-remove. Itong isa na to. Yan. Ito ang ating gamit, pang-detect ng overheated area. Thermal scanner. So, tanggalin ko lang ito. Remove po yan. Tanggalin ito. Kailangan ko itong tanggalin itong USB na ito. Yan, tanggalin natin siya. Ito. So yan, tanggal na natin. Natira lang. Antenna blocks. Balik tanggalin natin. Yan. At yan, mga shorted. Shorted na pa. Balik, testingin na natin. Tanggalin natin yung
pina-shorted. So, check natin kung nag-iinit pa rin ito. Hanggalin ko na to, balikan na to. Bali, dalawa na lang kanyang USB port. Yan. Testing na natin. Sana okay na. Yun lang problem. Check natin kung kumakain pa rin ng ampere. Check natin. Yan. Check natin. Saksak na natin. Ilagyan ko na siya ng TGA. Tapos power na natin. Sana hindi na siya shorted. Tingnan natin ang ampere. Saksak natin. So, power natin. So, kumain siya ng 2 ampere. So, may 2 ampere siya. Ayan. So, check natin. Subukan natin kung magbubuhay na. So, natin. Power on. May ilaw. Check natin kung magbubuhay na. Sana gumana. So, ayan ang ampere. Dapat mag-stable siya. Ha, nag-stable. Display na siya. Ayan. Okay na. So, ayan. May display na po ang ating nire-repair. So, bali, ito. Hindi na siya nag-overheat. Hindi na. Kanina, pasong-paso ko dito eh. Saka ito. Hindi na rin. May init naman siya pero hindi gaano kagaya kanina. Ito. So, hindi na rin siya ganun kainit. Hindi na natin kailangan ng ating thermal scanner kasi gumana na siya. May display na siya. Bali, ito yung ginamit ko eh. Thermal scanner. HTI HT-102. Yan yung ginagamit ko pag ako nagre-repair. Kasi minsan naman damadamahin ko siya. Minsan dinadamahin ko siya. Kaya lang yun nga, pag minsan ay nakakapaso kasi. Kaya bumili na ako nun. 5,000 mahigit yun eh. Yung thermal lang na yun. Thermal scanner. Yan. Ayan o, nag-stable na siya. Kanina up and down lang siya. O, yan. Okay na ang ating repair. So, good job na para sa akin. At happy naman ang aking customer. Ayan ang ating pinalitan. Ito yung mga pinalitan ko. Ito. Ayan. Sira na kasi yung USB port. Nag-short siya, kaya siya nag-overheat yung mga parts na yun. Hindi ko lang siya agad napansin. Pero nung chinek ko siya isa-isa, ayun, doon ko lang napansin na yun, nakita ko siya, para siya nag-spark. Connected siya dito sa ano na to, dito at saka dito connected siya, tapos yung 5 volts niya medyo up and down. Ayan, so okay na ang ating repair. Mabalik ko na lang siya, may lang problema niyan. So, salamat sa inyong panonood. Sana mag-subscribe po kayo. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo pa nag-post ulit tayo ng video about sa tutorial or about tips. Saka sana ay makatulong din sa inyo mga nagre-repair. Ayan po, salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye.